mga kalapatids. Welcome back sa ating channel. Ito, nagbabalik tayo muli. At ipapakilala ko lang sa inyo yung ating mga malulupit na ibon. Ito, pinagsama-sama ko na yung mga barako. Sobrang tagal ko na yung huling nag-upload tayo. Ayan, papakilala ko lang ulit. Ayan, si Blacky. Grabe mga kalapatids. Lima sa anim niyang anak. Tapos lahat ng malayo, 700. At yung nakahuling laro nga nito, 900 something kilometers yung champion mga kalapatids. Grabe, so napakalupit na ibon pala niyan. Ayan, anak niya rin yan. Nakatagpos na rin niya ng 600. Ito yung nestmate niya, ito. So, black. So, 600, 700. Grabe. Ito naman yung ating favorite na si 26. 2x700. Ito, 2x700. Puro day burn. 2x700 kilometers. Ito naman, 1x700. Isang 600. Grabe na yung mga ipad nila. So yan, puro barako yan mga kalapatids. So, yan yung team natin. Team barako, kung naalala nyo. Grabe. Nakakatuwa lang. Tapos yung isa nga na breed natin na anak din ni Blacky, eh champion nung race namin. So bali, ito pa isang anak ni Blacky na blue barnahin. Ito nga yung sa limang magkakapatid. And finisher din to ng 800 plus kilometers nung race namin nung Monday. So ayan mga kalapatid, grabe. At ito yung nanay nila, nandito sa hen section natin ng mga stockbird. Ayan, si ating mabait. Ayan yung kanilang mother. Ayan nyo naman mga kalapatid. So, ayan. Si Billy oh. So yun. So magisimula na naman tayo ng training or ng toss para sa nalalapit na 1,200 kilometers. So mga 2 weeks na lang. So bali ang nangyari mga kalapatids, naka-entry na tong lahat na to. So yung 7 kong ibon. So ayan sa 2, 3, 4, 5, 6 at saka yung hen natin doon. Yun. So naka-entry na sila sa Invercargill Race, ang pinaka dream race dito sa New Zealand, grabe. 1,200 kilometers yung tatawarin nila. So kahit na napakagaling ng ibon mo, kahit na nakatagpos ng 700 o 800, pag daw dating doon talaga sa 1,200, hindi lahat ng kalapatid nakaka-survive. So at least meron tayong edge na yung mga ibon natin nakakalipad na ng ganung kalayo. So meron na silang, kumbaga, meron na silang karga sa pakpak nila at alam natin na kaya na nila yon. Pero hindi pa rin sigurado. Siguro makakalahati man ba isang araw na nalipad nila ng kalahati. So hopefully kahit the next day makauwi sila. So yun yung expectation natin. So ayan na nga sila mga kalapatids. Ayan ito, napakatapang nito. Oh. Ayan yung tatay niya. Oh. Super breeder pala tong si Blacky. Ang gagaling ng anak. Walang nawala. May anak tong isa, yung bali pala may nawala tong isang anak. Pero nawala yun, mga 2 months old pa lang. Ito rin red natin, ang tindi. Ito si purple, grabe rin to. Yung puro long distance ang ating mga ibon. Kaya maraming maraming salamat sa Bilesop dahil pinagkalooban niya tayo ng bloodline ng kanyang ibon. Kaya meron pa tayo nakaupo eh. So ito, puro barako, halos yung ilalaro natin. At malalaman natin ang tibay ng loft na bakal. So yung loft na bakal ba, kaya magpa-away hanggang 1,200 o hihinto na ba siya sa 700 at saka 800 or almost 900 kilometers. Pero grabe mga kalapatids, unbelievable, nakauwi pa rin sila. So ayan, bukondisyon na natin sila ngayon. At actually wala namang special sa pagkukondisyon natin. Ang ano lang nito, lilipad sa umaga mga 2 to 3 minutes. Tapos papakainin ko. Tapos pagka malapit na yung karera, yan, medyo lumilipad sila ng sa hapon naman. So ang ginagawa ko, sa hapon ko lang pinapakain. At saka isang beses lang. Grabe nga eh. Ewan ko kung maniniwala kayo, pero once a day lang kumain tong mga kalapati ko. Talagang maganda yung performance nila. So kung mapapansin nyo yan, may hati yan, may division dito yan. So dito, puro mga lalaki. Tapos yung nag-iisang hen dito. So ganyan lang gagawin natin. Normal lang na loft na ganyan.
tingnan natin kung makapagpawi tayo ng 1,200 kilometers. So medyo makalat pa yung loft natin. So konting kabang lang. Nakaka-excite mga kalapatids. So yan yung ating mga old bird. So mga ready na yan. Ibig sabihin, naka-entry na yan. So hopefully ready sila by the time na basketing na in 2 weeks time. So medyo maiksing preparation 2 weeks time. At medyo kung napapansin nyo nga, naninibago, nag-aaway pa. So hopefully masettle na sila dyan ng isang linggo. Tapos para magtuloy-tuloy na yung ano nila. Para kalmado lang sila at maka-recover agad. Ayan o. Yung karera nga namin, nung ano lang yun eh, nung Lunes. Ayan, delivered natin yan, nag-aabo na. Ito rin si 26, nag-aabo na. So napakabilis ng recovery nila, kaya talagang maganda. Okay, so yan yung ating old bird team. So good luck sa kanila mga kalapatids. Nakakatuwa. Ito na mga kalapatids, yung ating mga ibon. Grabe. So nakakompleto nga tayo sa 735 kilometers. At ito yung ating first bird na si number 26. Napakalupit talaga ng ating ibon na ito. Ayan mga kalapatids. Panoorin natin yung pagdating niya. Maya maya, bubulusok na yun yan. Nagulat niya din ako na bigla siya dumating. So ayan na, konti na lang mga kalapatids. Yan, napakabilis din ng uwi nito ang ibon na to, no? Ayan siya. So ito naman tayo mga kalapatid sa second bird natin. At maganda-ganda rin yung uwi nito. Kaya nga lang, kung makikita nyo yung oras, halos 40 minutes yung pagitana nila. So ito, maganda bulusok nitong isa na to eh. Kaya lang, medyo yung quality ng video natin medyo mababa. Kaya parang nakakataya na siya. Yun eh. Doon siya lumanding sa may tuktok ng bahay, kaya medyo kailangan kalapagin ko pa para makita natin yung pagpasok nyo sa may landing board. So yun mga kalapatid, sa'yo na siya. Madali naman siya papasukin, kaya lang medyo nagubos pa ng oras, ilang segundo. So yan yung ating second bird, si number 17 mga kalapatids. At ito naman yung ating last bird, si number 19, kaya darating lang nito ngayon sa Riwa. Habang ginagawa itong video, ayan o, tumutupi pa o. Boom! Ayan kung nakikita nyo, nagdidilim na. Yan yung ating last bird. Hindi naman siya masyado nagubos ng oras. Kaya nga lang, kung makikita nyo yan, basag-basag yung ano, mga balahibo niya. Pero pumasok naman siya agad after ilang segundo. So yun lang yung talo natin sa loft natin, kasi medyo matagal nga sila pumasok. Kasi nga, bubong muna yung dapo nila. Pero shoot naman. Nakapisa kahit wala yung tatay mga kalapatid. Yun o, bagong baby. So ang mangyayari dyan, bukas sana makauwi yung kanyang tatay. Para pasok mo siya ng tatay niya. Akala ko hindi mabibisa, basta kasi yung paisa o mga kalapatid, may sumusuko na naman o. Nice one. Meron pa tayong mga itlog doon. Meron tayo dito. Ayun, inabandon na ng magulang kasi nga, tatlong araw nang wala yung tatay. Laman ito. Ayun. May crack na rin yung isa. Nabuhay kaya pareho, grabe, ribay. Solo nanay for the last 3 days mga kalapatid.